Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang Salita ng Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo." Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uso po ngayon at alam naman natin ang sistema ng kasalan. Una, magpapadala ng imbitasyon. At nakasulat doon sa imbitasyon ang mga detalye tungkol sa kasal. Kung sino-sino ang mga abay, mga ninong, mga ninang, kung sinong pari at kung ano-ano pa. At sa bandang likuran nakalagay doon at kuminsan ay may mapa kung saan idaraos ang reception o wedding banquet. At doon po sa ilalim, nakalagay din kung ano ang attire o damit, kasuutan na required para sa kasalan o wedding banquet reception. At nakalagay din po doon ang mga letrang R, S, V,
RSVP nang ibig sabihin sa Frances, responde s'il vous plaît, nang ibig sabihin mangyari lamang na makipag-ugnayan kung a-attend o hindi. Kasi binibilang po yan eh. Binibilang ang upuan. Ha? Kaya mga kapatid, nabanggit ko yan sapagkat ang halimbawa ng Panginoon sa kaharian ng langit ay parang kasalan. Ngayon po, ano ang nangyari dito? May mga inimbitahan po. Pero yung mga inimbitahan naman ay maraming rason, dahilan para hindi umaten. Kaya may ganun nangyari, may ganun nangyari, may ganun nangyari, may ganun nangyari. Nang sumatotal, binaliwala nila, hindi binigyan ng halaga ang napakagandang paanyaya sa wedding at wedding banquet na ito. Ano po ang damdamin ng ikakasal o nagpapakasal kung ganyan ang iaasal ng mga inanyayahan? Masakit. Para kang binastos. Para kang binaliwala. Masakit. Magdadamdam ka. Kaya nga, sa Ebanghelyo, palala ng palala ang aral ng Panginoon sa bayan ng Israel. Hindi lamang ninyo, ha, binaliwala ang imbitasyon, minaltrato pa ninyo ang aking mga sugo, pinagpapatay ninyo ang mga tagapagpaalala ko para sa wedding banquet ng aking bugtong na anak. Kaya etsapuera kayo. Yaman din lamang na ayaw ninyo, etsapuera kayo. Ang ibig sabihin po niyan, pagka tinalikuran natin ang Panginoon ayon sa ating sariling kapasyahan, bahala na tayo sa ating kahihinatnan. Wala na po ang Diyos diyan sapagkat tayo na mismo ang nagdesisyon. Subalit, kung wala tayo sa Panginoon Diyos, saan tayo mapupunta? Sa kaparusahang walang hanggan sa impyerno, walang katapusan. Kaya napakahalaga po na tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoon, pagbabalik loob sa Kanya, panibagong buhay, ha? At pagiging malapit sa Kanya. At nang sa ganun, makasigurado tayo na makakarating tayo sa wedding banquet of the Lamb sa kabilang buhay. Kailangan po na handa po tayo. Kasi doon po sa Ebanghelyo, merong nagpilit pumasok, pero hindi naman nakasuot ng required garment for the wedding. Nang ibig sabihin, ha, hindi po niya iginalang ang okasyon ng Panginoon. So ganyan din po ang ibig sabihin nito. Kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan, kung hindi natin iiwan ang kasamaan at kadiliman na handog ng kaaway, wala tayong puwang, wala tayong pwesto sa buhay na walang hanggan. Kaya ang aral po, sikapin natin sa tulong at awa ng Panginoon na linisin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan, paggawa ng mabuti, una tikit sa lahat, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal din sa ating kapwa. At makakasiguro tayo, i-welcome tayo ng Diyos Ama sa buhay na walang hanggan. Amen.
Jesus, love you, love you.